Hello, welcome to Chris Tech Rants, and in this video I'd be ranting about my unboxing nung binili kong bagong keyboard which is the Logitech G913 TKL or 10 keyless keyboard. Una sa lahat, sorry medyo maingay yung aircon, medyo luma na maingay siya. I have to keep it running. Yung computer, yung fans, I have 3 120 fans running at I think 80 or 90%. It's benchmarking right now eh, so medyo maingay yung fan, no? Sorry. And yeah, ang sumunod, syempre hindi kompleto yung video if I won't be ranting a bit. Obviously, yung room ko medyo maliit. Yung table ko medyo maliit. Originally, I'm using a full-size keyboard, yung regular size. And medyo masikip yung mouse yung napaggagalawan ng mouse ko, medyo crampy sa with a full size keyboard. So that made me decide. No, actually the reason I decided to buy a keyboard dahil yung pamangkin ko, pati ako na, hindi ako maawain na tao eh, hindi talaga. Pero nung nakita ko yung keyboard nung pamangkin ko, pati ako naawa. So may mapag hindi ko pa naiisip na bibili akong keyboard, wala pa sa isipan ko yon. May umaarbor na nung keyboard ko, and when I saw his keyboard, sige na nga, binigay ko na lang. Tapos so considering nga may space, medyo masikip, that made me decide to get a smaller keyboard. Actually maraming keyboards eh. We have a regular sized one, yung full sized keyboard. Eto siya. Clicky to eh. Mechanical na clicky keyboard. Tapos, kumpleto. Tapos, meron pang larger than... Sorry, mali kabok. Hindi ko nalinis. Pero, photogenic pa naman siya pa rin eh. RGB to. Tapos, yun yung nagpamahal dito, yung RGB. Hindi, dahil mechanical keyboard siya. Clicky nga lang, medyo maingay. Tapos, meron pang mas malaki dito na keyboard. May mga extra buttons for media, for... whatever, shortcuts, ganyan. And there's a smaller keyboard. I believe this one here is a 60% keyboard. Naging malaki lang siya dahil sa included trackpad. But otherwise, maliit siya. Also from Logitech. Binili ko to para sa TV eh. Effective naman guys. May dongle siya, saksak mo sa TV. Ma-effective. Nagustuhan ko siya. Tapos... Nagustuhan ko siya, so ginamit ko siya for like a month. After nun, tinatamad na rin ako. So, nabalik ako sa remote-remote na lang. Heto ngayon, ginagamit ko siya dun sa extra computer ko. Anyway, ito naman is yung 60%. Hindi siya 60%. TKL, or I think it's the 80% one. I'm not sure. Anyway, it's the TKL 10 keyless variant. So, anyway, more about this while we unbox it. So, ayan siya. G913 TKL from Logitech. Fresh na fresh. Binili ko siya sa flagship ng Logitech sa Lazada as usual. There it is. So, cartoon pa lang guys. Maganda na. It has a premium feel to it. Kind of heavy. Baka packaging lang, we'll find out. Sorry, hindi ko nasahan na may tape. Siyempre may tape, diba? Ayan, may cutter na ako. Alright. So, it's nice naman. Nice kasi hindi maalikabok tulad ng luma kong keyboard. And... ito yung dongle. More about this later on. And ito yung keyboard. Mabalik dito. G913 TKL. 10 keyless lightspeed wireless RGB mechanical gaming keyboard. As you guys may know already. But what I wanna emphasize on is this one here. GL Tactile. The brown one. They have three variants. I forget what color the linear is. Yung linear is yung medyo wala siyang bump. Yung tactile is yung may bump ng konti. As I've mentioned, yung
previous keyboard ko, yung full-sized one, mechanical din yon. Pero, kumbaga sa Logitech, it's the blue variant or the clicky variant. Yung clicky variant, bukod dun sa bump, it makes that clicking sound. Yung brown variant, the tactile-only variant naman, may bump din siya, parang may kind of resistance when you press on the key, pero minus the clicking sound. Ayun. And light speed and addressable RGB. And ito naman, what's in the box are the keyboard, yung USB dongle. Actually, ito yung receiver nung light speed. Tapos, ito naman is yung connecting port. Ikakabit mo to, and ang idea is, medyo magkalapit sila, ganyan siya when you're using it. Kung masyadong malayo, like for example, nasa floor or nasa kabilang kwarto, nasa kabilang bahay yung CPU mo, tapos isasaksak mo to, masyado nang malayo yun. Hindi na siya makakapag-communicate. And it comes with a USB cable. Ito yung USB cable. And tapos as for the keyboard naman, eto siya. So, bluish, metallic bluish yung color niya. It's nice. Yung button, maganda yung button dito. Ito parang yung button ng gamepad. Ganyan. Maganda naman siya. Ito naman, maganda yung feel. Parang hindi siya masisira agad. Ang maganda dito sa keyboard na to, pinaka nakikita kong advantage sa kanya, mukhang matibay naman siya. Medyo solid feel. Ang reaction nitong light speed na to, if I'm not mistaken, is about 1 millisecond yung reaction time. Meaning, when you press a button, it takes 1 millisecond to respond. Eh, ang response time ko, 0.5 millisecond. So, medyo mabibitin ako ng konti. Biro lang. Maganda naman siya. Mukhang matibay. Eh, mabilis ako mamatay. And lalong mas mabilis ako mapikon. So, minsan nahahampas ko yung keyboard. Mukhang kakayanin naman ito. As for the keys, I'm not sure if you guys could see. Ayan o. maayos naman. I'm not sure if you could remove this. It didn't come with an ejector. Ganun ba? Yung box wala nang laman eh. So, I'm not pretty sure if you could remove these keypads. Yung isang keyboard, kakagamit ko lang ito. I use this. Parang sinisprayan ko na lang siyang ganun. In that regard, mukhang madali naman siyang malinis. So, that's it for that one. So, ayun siya. And now, I connected the dongle na. May USB hub ako dito sa side ng computer. Yung dongle nitong keyboard, nakakonect dun sa hub. So, it's fairly close. Again, emphasis lang, it's not a good idea to place the receiver sa likod ng PC or somewhere too far from the peripherals. Actually, I have a mouse here also. So, yung dongle nito and yung dongle nito nakadikit dun sa hub. So, it's fairly close. Ngayon, mabalik din sa sinabi ko kanina. Ang original setup, what they had in mind, actually, yung original na plano nila, is itong USB cable ang ikakabit mo sa PC mo. And then, yung itong plug na to, ididikit mo dito sa adapter. So, pagkakabit mong ganyan, so, yan na siya. Nandito yan somewhere, close to your peripheral, in my case, sa keyboard. Tapos, itong cable, nakasaksak sa likod ng computer. Tapos, dito mo isasaksak yung receiver nung light speed. That way, magkalapit siya sa keyboard nga, di ba? Para effective yung light speed. And then, kapag kamahina na yung battery nito, ang idea is, you'd simply remove this together with the dongle and isasaksak mo siya to recharge the batteries. So, kapag fully charged na siya, unplug it, reconnect the dongle, okay na siya ulit. Ang remark ko lang siguro, itong mouse ko,
G502 Lightspeed. Maganda naman siya. It came with ano? It came with a USB cable na braided sleeve yung ano, yung cable. Ito, itong keyboard, regular rubber keyboard lang siya or regular rubber cable lang siya. So not as premium as you'd expect. Far yun lang, pero I don't have really much use for this anyway. Since again, I have a hub here with me. Tapos I already have a cable that came along with my mouse to charge the ano, to charge both the keyboard and the mouse. So dyan lang yan siya. And yeah, so that's for the operation naman, or for the ano, installation. As for the test driving, try natin. Oh, so may preset na siya. Preset is changing colors. So ayun. Hintayin natin mag-cycle lahat ng kulay, ha. Biro lang. Anyway, nagsa-cycle lang siya. You could pretty much change that. So ito siya. I hope and I believe kasama siya dito. Yep. So I have the Logitech G Hub installed. And sa G Hub, dyan mo ma, if you're using the mouse, dyan mo ma ko-configure yung mga buttons and macros for the keyboards and the mouse. And ito yung 913. Sa 913 naman, we have presets. Yep. So yung effect na nakalagay sa kanya is yung cycle. And me personally, obviously judging dito sa computer case ko, I prefer fixed color since kapag malayo mukha siyang black. So gawin nating pink. Idol ko black pink eh. Teka lang. Ayan. Pwede na, di ba? And freestyle. Meron ding freestyle. So I think, ah, yep. So you could ano, you could assign colors for each key apparently. So for example, by ano na lang, ha, idadrag ko na lang. Halimbawa, dito itong portion na to red. Ay, sorry. Take 2. Itong portion na to red. Ayan. Naging red na siya. Tapos siguro itong portion naman na to dark blue. Tapos itong portion naman na to yellow. Tapos gusto ko yung letter H, no, green. Gusto ko yung letter H green. So it became green. And gusto ko yung letter G ko is white. Became white. And the rest of the ano, the rest of the keyboard, gawin natin pink. Ayan. So, you could assign colors for each key. So, that's nice. I really think you could set its brightness as well. Alright. And kung ano, hindi ko mahanap yung brightness, nakakainis ito yata yun. Ah, yun na nga. So, to adjust its brightness pala, ito lang ang pipindutin mo. So, it has 4 presets. Very bright, medyo bright, hindi na masyado bright, hindi na bright, off. So, yun lang pala siya. Tapos, meron siyang game function dito. Ang game function, when you press on the game mode, well, nakasulat naman dito, enabling game mode on your keyboard will enable, or rather, will disable these keys. So, kung ano man yung gusto mong i-disable when you're on game mode, i-set mo siya sa G-Hub. What I meant was, when you set the game mode on, you could disable some keys. Ano yung mga keys na gusto mong i-disable? Usually, yung ano, yung Windows key for some people, yung num lock key, or caps lock, or yung alt key. Some of those keys could be disabled if you set them up dito nga sa G-Hub. Tapos, one other note pala, yung sa settings naman, in the TKL settings, or yung sa settings button sa G-Hub,
you could actually see yung battery level 49%. And for 49%, it says here with the current configuration, 19 hours siya maglalast. Tapos, I think it'll change. Kung pinatay ko yung ilaw, it became 107 hours. So, depending on your ano setting ng brightness ng ano ng lighting, it will affect the duration ng battery. And may indicator ka rin dito. So, green, so okay naman siya. May battery indication siya and yung caps lock indication if it's on or not. Tapos, yung sumunod pa dito sa settings ay may low battery mode siya. Me, I will set it or I rather set it sa fixed red. Okay na ako dyan. May options ka to change it. Breathing red yung logo only. Logo only meaning ito lang yung magiging red. So, parang ganyan. Ako, Phoenix thread yung pinili ko. Idea there is kapag ka maglo-low battery na siya, all the keys will become red. And dim brightness to 50%, start after a minute. Sige, 1 minute. And all lights off after 5 minutes. Gawin natin 2 minutes. Okay. So, ano lang, inactivity lighting lang siya. Meaning, kung parang screensaver, kung walang action kang ginagawa sa keyboard mo, the lightings will dim or will turn off, but the keyboard itself will remain on unless you switch it off. Kung naka-on siya, yung keyboard itself will remain active, yung lighting lang ang mag-dim or magla-lights out. Tapos, we have custom lighting here, key 8, key 9, mga custom lighting, mga shortcut keys lang. And memory function, yung profile selection, so dito mo rin siya masiset. Tapos, yung Bluetooth naman, oh, eto ngayon. Meron tayong connectivity nito, dalawa. What I have on here is yung Lightspeed. Another option is for yung Bluetooth. Kung Bluetooth naman, yung PC ko has a Bluetooth receiver. My laptop has a Bluetooth receiver as well. Pero, may USB hub ako. Yung USB hub ko is actually a keyboard mouse switch. Meaning, I need to use the keyboard and mouse sa laptop. I just press the button, lilipat yung keyboard mouse ko doon. Ngayon, kung wala kang KM switch, meron ka lang is yung dongle lang, you could set the dongle permanently sa PC mo. Tapos, use a Bluetooth connection sa laptop mo if you have that, if you need that connectivity. So, that's a good option, ha? Natuwa ako doon. Tapos, it has media function as well. Play tayo ng music. Spotify, syempre, yun lang naman. Play. Oh, sakto! Maganda 'yung ano niya. Maganda 'yung feel ng volume knob niya. Yep. It's working fine. Oh yeah. Tapusin ulit natin 'yung kanta. Kumukorni na 'yung mga jokes ko, napapansin niyo. Anyway, next ay, meron din siyang footstand or stand or feet. Yeah, meron naman. Pantay naman siya. And you have two options. Kung gusto mong matangkad siya, dalawa. It has rubber pads as well. And kung gusto mo naman ng medyo hindi matangkad, may two options siya. Yan. So, ako flat lang. I prefer them flat. So, nilalapit ko para marinig nyo, no? Hindi siya masyado maingay. Actually, next to no sound na nga siya, eh. If you press really gently, not really gently, if you press the keys properly, barely audible. Pero kung exaggerated ka pumindot, syempre, ang maingay eh yung paghampas ng key sa frame. Pero yung action mismo nung key, wala naman siyang tunog masyado. Otherwise, tahimik. For comparison,
For comparison, ito yung clicky. I'm pressing it gently, ah. Hindi ako nagpapaka OA sa pagpindot, ha. Gentle lang din yung pag-press ko. So, yun siya. Again, to. Daming wrong spelling na na-conscious ako, eh. So, yun siya. Tahimik naman. And there are some remarks online. Actually, kaya ito yung naisip ko. There are a lot of good keyboards out there. One in particular, and I almost bought it, yung Red Dragon MK5510 yata yun. 550, parang ganyan. Basta yung Red Dragon yun, eh. Parang promising naman siya. Sturdy din yung pagkaka-review. Pero meron nang nag-review. Ang gusto ko sana kasi may ma-unbox din ako and may ma-share and may ma-contribute sa society. And in G913's case, medyo limited pa lang yung nagre-review sa kanya. Siguro kasi lahat sila nasa tamang pag-iisip. May kamahalan kasi siya. And I don't find it practical buying that keyboard. Ako personally, gusto ko lang na may katerno si mouse ko. Nalulungkot siya tuwing si Strix yun, eh. Tuwing si Strix yung kasama niya, hindi siya masyado happy. Matutuwa siya kung Logitech din yung kasama niya. So, ito yung binili ko. Pero personally, medyo na-exaggeratean ako sa presyo niya. So, up to you na. Nasa sa inyo na yun. Para sa akin naman, yung response time niya, well, again, 1 millisecond yung ano niya, yung rating niya. And that's pretty fast. Sa mouse, yeah, I can see yung benefit nun. Maganda yan, since especially sa mga FPS games tulad ng Valorant. Pero dito naman, I'm not sure kung makakatulong to sa pag-improve ng gaming skills ko na next to useless. So, but for the keyboard itself, maganda naman siya. For practicality, I mean yung ano yun, yung cost to performance ratio, kung yun man yung term, I don't think you'd have to necessarily spend 9,000 pesos for this. But again, nakikita ko naman yung ganda niya. Me personally, I'd rate this siguro 5,000 pesos, 6,000 pesos. 9,000 medyo extreme para sa akin. Pero nagde-demand na kasi yung pamangkin ko, eh. Gusto niya na daw yung keyboard now. So, nataranta naman ako. Next, there are some reviews about this keyboard. The paints are chipping off. So, I'll be making a follow-up review on the keyboard in the next few months, siguro. Siguro after a couple of months, I'd make a follow-up review on how the keyboard is doing, how the keyboard is doing. So, i-update ko na lang kayo for that. Pero as for now, by the looks of it, maganda naman siya. Natuwa naman ako. Personally, I'd price it around 6,000 pesos. Pero sa halagang 9,000 pesos na on sale, hindi na masama. Masaya naman ako sa product. So, anyway. And yeah, that ends the video. I hope you guys like it. And I hope it helps someone decide kung bibilin nila yung keyboard or not. Ako sa inyo, bilhin nyo na. Iisipin ninyo yung Red Dragon, pero at the back of your mind, iisipin mo, ay sana yung ano na lang, wala, hindi ka rin makakatulog, so bilhin mo na. Pero, or, wait for the my follow-up review on the keyboard and check if the paint will actually chip off after a few weeks. Yung isa dun, nagsabi, 2 weeks daw, after a week or two, nag-chip off daw agad yung paint. Ewan ko, siguro laging namamatay, napipikon, hinahampas yung keyboard, tulad ko. So anyway, again, I hope you guys like this video. If you did, hit the like button and subscribe as well. And see you in the next one.